sigurado tayo nun. Dahil yan ay kahit sa aralan ang tinatawag na sandilipang ito, yun ang mangyayari. Kaya, kung hindi nga tayo nagnanakaw, pero nangangalaw niya tayo, ibig sabihin, hindi natin natutupad ng walang dungis at walang kapintasan ang utos. Maliwanag ang sabi, di ba? Natuparin mo ang utos na walang dungis at walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Medulation yun hanggang pag hindi niya magpunta rito. Hanggang may buhay ka, dapat ganun ang gagawin mo, tutuparin mo yung mga utos. Kasi may mga utos eh. May command to be obeyed, may mga utos na dapat kang sundin. At pag sinundin mo yun, kailangan maipakita mo na walang dungis at walang kapintasan ang pagsundo. Sa Biblia po, tandaan nyo ang walang dungis at walang kapintasan na alagay sa Biblia. Sa Biblia po, meron mga simpleng utos lang na naniniwala ko kahit na hindi ito ipaliwanag ng maigi ay masusunod nyo. Pero nagtataka ko, hindi nyo pa rin masunod. Ha? Anong utos yun? 1 Timothy chapter 4, verse 13. Ano ang nakalagay? Ito, simpleng utos ito. Ha? Andun lang sa isang utos yung tinatawag na ikaw ay magsikap sa pagbasa. Ang ibig sabihin, pagbasa ng banal na kasulatan ng salita ng Diyos. Tanong, nagagawa ba natin ito araw-araw? Mon? Ano mo? Bakit ayaw mo tumingin sa akin? Nagagawa mo bang magbasa araw-araw ng madalang kasulatan? Ang sabi niya po, Pablo, magsikap ka sa pagbasa. Ngayon, nababasa natin. Di ba? Nagbabasa tayo. Linggo-linggo, may hawak tayo ito eh. Araw-araw ba, binubuksan natin ang Biblia? Kailangan pa bang ituro sa atin ito? Ha? Tandaan nyo, ang pananampalataya ng gagaling saan? Pakikinig. Di ba? Pero kung titingnan nyo, pag-aaralan ninyo, ang pananampalataya ng gagaling sa pagbabasa. Noon, totoo yun, nakikinig sila. Bakit? Buhay pa yung nangangaral. Ngayon ba, buhay pa yung mga apostol? Wala na. Saan natin makikita yung mga tinuturo nila? Narito. Diba? At kung ngayon ka, kahit na buhay pa yung mga apostol doon, anong ginagawa ng mga tao? Kaya sila nagkaroon ng faith. 17, Acts 17:11, tingnan ninyo, hanggang 12. Ano nakalagay? Makibasa nyo para kayo mismo, mga pambabalik-aral pala ito, hindi mo tayo pumunta ng kain. Yan yung huli natin tinalakay, last April. Ano nakalagay? Pakibasa lang. Ngayon lang sa gitna-gitnaan ang mga ito ay sa mga sala sa Thessalonica. So kapag tinanggap nila ang salita ng buong pagsisita, sinisiyasat sa araw-araw ng mga kasulatan. Verse 12. Kaya ang mga marami sa kanila ang mga nagsisang palataya, kayo din sa mga babae ng Bereda na may mga kalagayang mahal at mga lalaki ay hindi tapos. Yun. Yung mga taga-Bereda, ano? Tinawag na mga mararangal. Noblemen. Bakit? Kasi kahit na yung mga apostol pa yung nangangaral sa kanila, alam nila, kinala nila si Apostol Pablo ang nangangaral sa kanila. Hindi nila basta ito, hindi nila wala. Ano ang kanilang ginawa? Sinisiyasat. Kailan? Tuwing linggo lang? Kailan sinisiyasat nila yung mga turo ng mga apostol? Araw-araw. Nung masiyasat nila, natutuon yung tinapangaral sa kanila, ano ang nangyari?
nagkaroon sila na yun ang may faith. Nagsisiyasat, nag-aaral, nagbabasa. Simpleng utos. Hindi na lang, kailangan pagtunuhan tayo ng pagbabasa, sister. Ha? Sa inyo, kailangan ko ba ituro sa'yo pagbasa? Hindi na, bakit? Marunong na, ba't hindi natin magawa yung utos? Ang utos, tuparin mo ang utos ng walang dungis at walang kapintasan. Simpleng utos yan, no? Na kahit hindi ko na ipaliwanag sa inyo, kaya nyo eh. Di ba? Sana makita natin ito. Pangalawa, yung utos naman na hindi simple, kailangan ipaliwanag. Ha? First Timothy ulit. Nandito na tayo sa Timothy ulit muna. First Timothy chapter 6, verse 11. Yan, Milos kasi tayo na. Makikita ba yun dito? Dito na, dito, kita. Pag-ibasa.